Wow! Execration now, taking control of the turtle. Ang ganda ng pagka-prioritize dito ng execration. Nakita natin na okay, humahabol lang humahabol dito si Hajizi. That's the main priority. But look at this, Circling Eagle na naman at Kiel VJ magiging next target. Mukhang makakatakas dito si Kiel. Tuloy-tuloy ata yung aggression dito pare, no? Kiel! Wow! Wow! Surviving! Ang lupit doon tol ni Chakno, yung guiding wind niya, giving additional shield para kay KLVJ na makatakas. The guiding wind with the soul bloom, Jack Mamba with the assist pare, napakalupit. What a play to save his ally. Poging-pogi si Chakno doon, malamaster. Wow, ibang klase. Talagang hinahanap niya, hinintay niya muna. Sige, dito pumunta with the guiding wing. Shook, merong additional shield. Nakatakas at nakatakas agad with the movement speed. At yun yung kailangang itignan ng OMG. Kasi alam, dapat malaman nila kung nasan si Chakno. It's either take down Chakno as early as possible or burst down Kiel VJ instead. Instead, speaking of burst, gusto nilang i-burst kaagad si Renjo dito. Actually, Omega, I think they're fully aware, TDZ, na kailangan laging online yung teamfight. Mm. Hindi pwedeng nagpapahinga yung teamfight nila as KLBJ is now falling low. And men, I think, nakaligtaan na rin natin pag-usapan. Yes, maganda yung pinapakita ng exe dito. But look at Kurt TZ right now. Mm. The Uranus with zero deaths. Wow. TDZ, tinanong kita kanina kung nagbabalik na ba yung hero na to. Mukhang sinasabi ng Omega, oo. Tol, kaya. Brute force breastplate plus the Oracle. Ang bilis niya kaagad makapunta sa mga teamfight. And look at this, talagang hinaharang niya na binabasok niya dito si Chakno and also Renjo. And it's really courageous. Mukhang siya sa loob ng real world manipulation. Yeah, tumama nga lahat ng Mountain Chakno doon sa real world manipulation. But again, OMG, napakunat pa rin nila. Kelra is down for 10 seconds. But wow! Men, ang aksyon ng laban na to, hindi ko na malaman kung saan ako titingin. Ang tinitingnan ko na lang, sino ba nakakuha ng tamang trade? Sino ba nakakuha ng mas magandang trade? And I think, halos lahat na pupunta sa Omega eh. Lahat. I completely agree sa positioning, sa trade-ups, sa prioritization ng mga heroes na tinatarget nila, kuhang-kuha dito ng OMG. But we need to keep in mind, execration, na kapag si KLVJ nakahanap ng isa pang core item on top of the Demon Hunter Sword, mas mahihirapan dito ang Omega pag tumapat na naman tayo sa late game. Pwede makabalik, TDZ, no? Pero I think, bilang isang co-marksman myself, I can therefore say, pare, na pag nag-miss si KLBJ dito ng burst para kay Hajizi, kayang-kayang patumbahin ng Yushun Shin ang Ling. Indeed. Oo, but again, malalaman natin yan kung mangyayari man yan as Team OMG is still putting on the aggressive movements, ruthless aggression ang kanilang pinapakita nila. Parang hindi nila pinapahinga yung X eh. Hindi talaga nila papahingahin yan kasi ganun talaga yung composition dito ng OMG. They need to go for the ganks. They need to always continue with the fight kasi kapag nakahanap na magandang checkpoint dito ang execration at na-counter sila parang ganito. Ooh! Nako, mahihirapan dito ang OMG within the next 5 minutes or within the next 2 minutes or so. At parang kanina pag ginagawa dito yung mga guiding wind, no? Kelra now coming in. Here comes it. Napakaganda Thunderstrat. And there you go, the real world manipulation na mula lahat sa side ng OMG. Pero lumabas sila! Nako. Lumabas sila dun sa chessboard, tol! Tol, hindi talaga nila kailangan makapaglaban dun sa loob ng chessboard kasi kapag nandun sila with the counts from his from Etomax's ultimate, mauubos at mauubos sila doon. Kapag ini-swipe mo kasi yun, tol, yung main world, slow. Super slow yun eh. Kasi pag kumbaga, mo naman, damage na napakasakit. Kumbaga kung ialin tulad mo sa totoong buhay, yun yung mga tropang kagawad na nakalinya. Nakalinya. Naglalagay dito ng caution, lockdown kami. Pero sabi ng OMG, hindi. Lalabas kami. Lalabas kami. Hindi kami pwede mag-stay dyan. Hindi kami pwede mag-quarantine dyan. Box out dun, tol. Nako, yun ang nagiging playstyle dito ng execration. And look at the items here, ladies and gentlemen. Enchanted Talisman para kay Kelra. At si Kelra ang hero na di natin gaano napapansin. Oo, sumasakit na din ha. Sumasakit so, na rin. Ang sinasabi mo pala dito, TDZ, yes, may death si Kelra dito, but that is an Alice. So, ibig sabihin dito, TDZ, ang gusto ng exe is doon mangyari yung laban sa loob ng manipulation na yon. Totoo. Kasi gusto nila tabi-tabi sila. Totoo yan. At alam din ng OMG na okay, lamang sila sa teamfight. Tignan mo naman, si Kelra.
sinigurado ni Chuck noon na bago siya ma-ejector dito ni Heath, nagamit na yung kanyang guiding wind. So Oo. Kahit sobrang layo niya, pwede agad siyang pumunta doon kay Chuck noon for that more positioning. So ang ibig sabihin ba nito, TDZ, is hindi na agad makaka-pick off ang OMG? Kasi parang ganun yung nangyari sa last two team fights na nakita natin. Yes, nakakawala ang Omega, pero yung mga attempts nila ay unti-unting nagfi-fail. Indeed, kasi aware na rin ng execration dito na okay, kapag meron na iwang isa, kayang-kayang i-burst kaagad ng OMG. It's either you by Toshi or it's either by Hajizi. Yeah. So respect ang ginagawa dito ng execration. Respeto, Ricardo. Sama-sama, puwersa. There you go. Real World Manipulation sa Bayong Vlad Odd sa loob. Kelra, ladies and gentlemen, with the Vlad Odd. Nako, Toshi ngayon na magiging main target. Kelra, inaabot siya. Oh, flowing blood. And sa by second skill, Toshi na paggamit na ng blades. Pero nakuryente na nga. Oh no, two heroes are now down for OMG. Kelra also, kakamanggit mo lang, Tads. Flowing blood in. Double kill na rin. Mounting Chacarino. Mapapatumba si Kelra, but still, tatlo na yung napatumba. 10-10 is the scoreline. Lamang ang OMG. We have ourselves a great ball game, TDZ. Indeed. At nakita naman natin, Hajizi, unti-unti na siya nakakaroon ng kanyang items. Endless battle pickup for this guy. 215 ang kanyang KDA. And also BOD. So masakit na talaga ang damage dito. Especially using the passive, the Heavenly Bow. Kapag nakahanap siya ng magandang positioning dito, it's kahit si KelVJ, kailangan niya laging gamitin or keep in mind kung bago niya gagamitin kanyang ultimate to get out of the fight. So parang double-sided coin yan eh. It's either gagamitin mo yung ultimate mo pang aggressive para mahuli si Hajizi. Uh-oh. Pero with after using your ultimate, you need to make sure na mapapatay mo si Hajizi in a burst. Yeah, ang hirap din kasi sa isang Alice, maghihintay ka ng damage eh. Mm. Hindi mo minsan, hindi mo calculated eh. Totoo. Kung yatap mo eh, alam mo lang magsusurvive ka, but Hajizi, magsusurvive pa ba siya dito? Mukhang hindi na. Naku po, tinamaan pa nga siya dito ng Void Blast. Oh no, Kelra and company now owning OMG. Dalawa na wala sa side na ngayon ng OMG. There you go, na super slow pa nga. But Toshi from the back. Oh. There you go, napalaban pa. Regio magiging main target. Nasa loob ngayon ng execution. Can Toshi do it? Oh no, Kelra and KelVJ, the double K connection is here. Execration will wipe out Omega. Nakita natin yung positioning dito ng execration. Magaling silang pumili ng fight. Nakita nila na maganda yung pagkakalagay dito ng real world manipulation ni Etomax, and that gave them a lot of opportunity. And I saw them earlier na nakakuha siya ng Ice Queen 1 to yes, slow them down. Yes, and TDZ tapos ata. Naku. Tapos ata. Naku. Kelra and Kiel, ladies and gentlemen. Kalahati dito ngayon ng base, at ngayon napalaban pa ang OMG, kamuntikan pa, at sa wakas nakita na natin the debut ng bagong partnership, kaibigan TDZ. Nako. Kelra and Kiel, what a combo! Wow, pakagandang movement dito, the Kelra and KelVJ connection. Talagang alam nila kung sino ipaprioritize nila when it comes to that fight. But and again, another fight na naman. Umalis ka agad ang OMG sa Real World Manipulation. Nahihirapan sila sa slow nun eh. Oo, man. At talaga nakikita mo naman, si KelVJ umaatake na naman. Ooh! Able to take down the jawhead out of the play. 2-for-1 exchange. Ibang klase pare, the sustain. And now nag-overstay ang OMG. Nag-overchase sila. Execration. Again, another late game winning situation na pwedeng mangyari dito. Tatlong hero ngayon ang buhay sa side ng OMG, pero may revitalize dito ngayon ang side ng Exe. Toshi, he wants to target Chakno. Chakno with the circling eagle in. Matatarget si Toshi dito. Toshi. Soul Bloom coming in. Toshi, oh my glob. Naging super super sacrifice na lang para lang ma-distract ang execution, pero mukhang hindi mangyayari yun, TDZ, dahil mukhang tuloy pa rin ang Lord Dance natin. Heat right now. There you go, may ma-ejector siya. Pumasok mo lang si Kurt dito. The Uranus, but the Lord will go in the hands of the King. Kelra, papasok na naman. There you have it. Hajizi Pulado, at mukhang tapos na, TDZ, ang laban. Heat na palaban pa. But then again, Kurt, can he manage to survive this? Mukhang hindi. At ang sakit talaga ng damage dito ng execution. 4-for-2 exchange. Nakita natin yung fight dito. Again, with the real world manipulation plus the ultimate here from KelVJ. Huling-huli ka agad. Tinanggal agad nila si Heat out of the picture. At dun sila naging confident na okay, sige, atin to. Walang unstoppable force, walang ejector. Makakagalaw agad si Kelra. And also with the mobility na binibigay dito ni Chakno, mas mabilis siya.
mas mabilis mag-reposition dito yung execration, and that's, I think, the reason why they won that fight. At mukhang it's game, TDZ. No. It is execration with a 2-0 debut dito sa MPL Season 7.